Hello guys! So, for today, ang gagawin nating video is kung paano nga ba gawin yung harmonics na ginagawa ng mga sikat na mga nagpi-finger style na ngayon. Halimbawa sila Ralph J, mga yan, mga sikat. Ngayon, tuturo natin kung paano nga ba gawin yun. So, yan. Dito muna tayo guys sa kung paano nga ba yung pagkalbet sa harmonics. So, bali yung gamit ko sa akin is itong hintotoro, then yung itong palasingsingan. Pero yung iba, ito yung gamit. Okay lang naman. Ito yung pinangkakalbit nila. Itong middle finger. Then, ayan. Sayang kasi nasanay na ako dito. So, ayan yung gamit ko. Kuporme lang. So, bali ito. Ang purpose nito is pangkalbit lang siya. Then, ito. Kumbaga, ito kasi yan. Try nyo muna na ulit-ulitin yung ganyan. Tal fret sa pagitan. Ayan, sa fret. Ito. Pagitan na to. Diyan yung harmonics. Ayan. Try nyo muna. Halimbawa sa unang araw, nahirapan ka. Baka ganyan pala ito. Bawat araw, halimbawa ito yung magpa-practice ka araw-araw. Ulit-ulitin mo lang. Ayan. Then, pag nakukuha mo na yan, pwede ka nang gumamit ng kanang kamay mo. Ito na yung pampipret mo. Kumbaga, ito yung ginagawa mo kanina. Ayan. Bale, ito. Sabay na yung pagkalbit. Ayan. Pagkakalbit mo, mumute mo na siyang ganun. Alisin mo na agad. Ayan. O, dito. 7. Pero guys, pinakamadali kasi makapag-harmonics dito sa 12th fret. Dito. Kumbaga dito yung pinaka madali. Dito kasi. Ayan. Kahirap. Dito yung pinakamadali. Kaya, nire-recommend ko na kung halimbawa maglalagay kayo ng harmonics sa mga na-arrange nyo na kanta, dito na lang kayo kumuha. Ayan. So, ito yung ire-recommend ko na pang-practice nyo lang. Para mas ma-practice nyo. Pag nasanay na kayo dito, kumbaga araw-araw, ganyan lang. Ulitin nyo lang kada araw hanggang masanay na kayo. So yun, para mas mapaliwanag natin siya ng mas malinaw, gamitin na lang natin itong kafo. So yun guys, diba? Ang turo kanina is 12 fret, 7 fret, 10 fret. So try na natin na i-apply yung kafo para mas makita nyo yung paano lumalabas yung harmonics. So, yan. First fret. So, yan. Hahanapin mo yung 12, 7, then 5. So, bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito yung 12 fret. Then, di ba yung turo kanina, dito yung harmonic. Sa pagitan na yan. Sa guhit na yan. So, yun yung harmonic. 11 fret. 13, I mean. Adjust natin. So, ayan, second fret na siya. So, bilang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dito siya. Adjust mo. Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito. Yan yung harmonics. So, yun. Bali, alam nyo na sa 5 fret, 7 fret, then 12 fret, lumalabas yung harmonics. Ang ituturo naman natin ngayon is kung halimbawa, paano na lang napapalabas sa 13 fret? 13, 14, 15. So, yun guys, ito lang yan. Bali, addition lang yan. Diba 12 fret to? So, pag nag-fret ka ng first fret dito, 12 plus 1 equals 13, diba?
So, dito na yung harmonics. 13 fret. So, yun ang sikreto lang ng harmonics is addition lang. Kumbaga, lagi mo lang kukunin yung 12 fret, yung 7, then yung 5 fret. Halimbawa, nag-arrange ka ng kanta, gusto mo lagyan ng harmonics. Kung dito ka nakapindot, halimbawa, ito, sa 5 fret, bumilang ka. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito. Ayan, oh, meron. O, sa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan yung harmonics. 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 fret, ito. Ayan. O, dito. 12 fret. Bali, guys, yung sigureto lang niya is addition lang. Bali, eto gawin nating reference yung kanta ng Queen na yung Bohemian Rhapsody. So, ito lang yung kanta talaga. Yung tunog lang niya talaga. Ayan. So, yan. Yun na yung intro talaga niya. Pero kung lalagyan natin siya ng harmonics, diba? Open pala. And open yan ah. Itong dalawa lang yung nakapick ah. So, G. Then yung harmonics, ito. Tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dito yung harmonics kasi open lang siya. Tingnan nyo guys. Ayan ah. Open din to. Diba yun siya? Papakita ko yung kamay pa. Ayan. Ayan. So, itong palasinsingan mo na to, magkocompute ka ulit ng number dyan para makita mo kung saan yung harmonics niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yun, bali, addition lang talaga, guys, yung sikreto. Kung halimbawang open string naman siya, so, mula dito ka na magbibilang. Halimbawa, ngayon, ginagawa ka, diba, eto lang nakapret, itong, eto lang nakaplat, itong G, tsaka eto lang, itong dalawa lang na to. So, dito, dito na magbibilang. Ayan. So, open naman. So, mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dito yung harmonics kung gusto ko nang lagyan. Ayan. At dito naman sa E. So, ayan. Nakapret siya sa second fret. So, ibilang ko ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dito. Sa pagitan na to. Ayan. So, in case na nakuha nyo, baka naguguluhan kayo. Pero try nyo na lang intindihan. Or kumuha kayo, kuhain nyo yung gitara nyo para mas madalian kayo. Try nyo sa 12 fret. Bali, dito talaga siya guys. Oh. Dito sa pagitan na to. Dito, yan, sa ganyan siya. Dito, then dito. Sa ganyan, sa pagitan na ganyan. G harmonics, wala dito sa gitna na to. Iba kasi dito. Kaya nahirapan sila. So, yun. Okay na. Siguro, natuto na kayo na. I hope na paliwanag ko naman siya ng maayos. At kung medyo nagugulhan kayo, siguro ulit-ulitin yun na lang. Basta yung point lang na itong video is may turo sa inyo kung saan nanggagaling yung harmonics na dito sa 12 fret, 7, then 5 fret. So yun guys, baka nahirapan ka na or obligado na mahirapan ka.
Pero bawat araw, practicein mo. Kaya mo yan. Lahat nagsimula bilang beginner. Yun yung tatandaan mo lagi. So yun guys, disclaimer lang. Di ako professional talaga. Kumbaga to, based on my experience lang. Base lang sa mga natutunan ko ganun sa ilang taong paggigitara. So yun, di talaga ako professional. Di naman ako nag-aral ng ano. Kumbaga experience lang talaga. So yun, kung may mali akong naituro or alam mo yung tama, siguro mas mabuti na i-comment sa baba para at least, diba, lahat nakakaalam. At saka ako, para mas malaman ko pa siya ng mas malinaw. So yun guys, harap ka na ako sa mga. So yun, ang sikreto lang talaga guys is practice and consistency. Kumbaga, yun lang talaga yung susi para makuha mo yung hindi lang kabod sa gitara, kumbaga pang lahat. Sa pangarap mo, di ba? Kailangan consistent ka. Tsaka kailangan mo talaga ng practice. Kung gusto mo nga matuto, kung di ka nagpa-practice, di ba? Wala rin.